We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Broadcasting Complex sa Iloilo City, ako po si Zen Kilantang. Ligtas na pagdiriwang ng Kapaskuhan, target ng pinaiting na police visibility ng PNP. 6,000 pulis idineploy sa mga pasyalan at pampublikong lugar sa bansa ngayong holiday season. Narito ang detalye. Nagsimula nang ideploy ang nasa 6,000 pulis sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng maraming tao ngayong Kapaskuhan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, may mga assistance desk na ilalagay sa mga transport hub at pangunahing kalsada sa bansa. Ang mga ideploy na pulis ay tourist trained. Sa Western Visayas, 2,771 na pulis ang ide-deploy sa mga matataong lugar, lalo na't halos back to normal na ang galaw ng mga tao. Other places of convergence, so this would include siguro yung mga tourist spots nato. Ang focus gid sa PNP nga wala may matabo ng mga insidente. Atong mga kapulisan gina-deploy naton sa sini nga mga areas para ma-secure man sila and also to maintain peace and order. Sa Cagayan de Oro City, nakadeploy na mga pulis sa Plaza de Visoria at maging sa mga pangunahing lansangan at mga matataong lugar sa lungsod. Ang nasabing police visibility ay kabilang sa security plan ng LGU at kapulisan ngayong Kapaskuhan para matiyak ang hindi paglaganap ng kriminalidad sa lungsod. Inihahanda naman ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City ang pupwestuhan ng mga food stall at live band na magpapasaya sa mga papasyal sa Paseo de Belen. Mahigpit ang seguridad na ipatutupad ng pulisya at Public Order and Safety Office sa lungsod, lalo't inaasahan ang pagdagsa ng mga bisita. Habang papalapit ang holiday season, ilang insidente na ng pagkalat ng pekeng pera ang naitala sa public market ng bayan ng Daet Camarines Norte. Isa si Ronald Villagracia sa mga stall owner na una nang nabiktima nito sa naturang palengke ng bayan. Kaya matapos ang insidente, mas naging maingat na siya ngayon. Ingat-ingat na lang, laging ingat na lang sa mga nasa paligid kasi maraming umaatake minsan dito mga paraingkit. Pinakahuling na biktima ng insidente ay ang isang nagtitinda na nabilhan ng produkto gamit ang pekeng 1,000 peso bill. Inaasahan na raw ng PNP ang mga ganitong insidente ngayong nalalapit ang Kapaskuhan, kaya paalala naman ito sa publiko. Paalala ko lang po sa lahat ng mga tindahan diyan o sa mga positioner diyan na sana doble ingat na lang po tayo. Kung may report kayo, may napansin kayo ng mga kayo na hinala o mga nagbebenta mga o binibili nilang gamit ay peking pera, ipagbigay alam nyo agad sa atin. Ayon sa BSP, isa sa paraan para malaman kung peke o hindi ang hawak na pera ay dapat magaspang ito dahil sa mga material na ginamit dito. Dapat ding tingnan ang mga embossed print, watermark, security fiber, asymmetric serial number at mga see-through mark ng pera. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hotel sa Baguio City, fully booked na sa nalalapit na holiday season ayon sa City Tourism Office. 50 hanggang 70,000 tourist arrivals kada linggo, pinaghahandaan na ng Baguio City Tourism Office ngayong Disyembre. Makibalita tayo kay Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga bisita na umaakyat sa Baguio City. Inaasahan pa raw itong darami ngayong holiday season. Sa ngayon, fully booked na ang mga hotel sa syudad. Many of our count of arrivals are those hindi na actually nakakapag stay sa mga accommodation establishments but rather staying just for the day, no, or staying with relatives and friends. Popular dates are those starting on the 23rd up to 27th.
pag maghahanap ka ng hotel ng ganong araw, mahirapan na maghanap. Pumalo sa 40,000 hanggang 50,000 na bisita kada linggo ang naitala noong Nobyembre. Pero inaasahan na raw ng Baguio City Tourism Council ang 50,000 to 70,000 na tourist influx sa kada linggo ngayong buwan ng Disyembre. We might be able to have up to 200 or up to 300,000 for the whole month. That's only a conservative estimate for now. Kasabay nito ang maigpit din na monitoring ng otoridad sa modus scam kaugnay sa fake transient houses na iniaalok online. Ang mas mahirap dito yung ano nga eh, no? Not the yung mga scammers sa social media where in fact walang existing na transient houses but just the intention of getting money from victims. Regular inspections namin, umikipit na kami. At so yung monitoring, lahat naman, barangay, especially yung mga barangay, kung sila, at yung mga citizens or neighborhood, magano, kung may complaint, in-action na namin. Makatutulong din umano ang pag-login sa Baguio Visita kung saan nakalista ang malihitimong accommodation establishment sa lungsod. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pork Fest sa Oton, Iloilo at Porky Porky Festival sa Laganas, Iloilo idinaos upang ipakita na ligtas kumain ng kanyang baboy sa kabila ng pagkakaroon ng kaso ng ASF sa Iloilo. Ito ang tinutukan ni Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas Live sa Laganas, Iloilo. Daryl? Zen, umuwing hindi lang masaya kundi busog din ang mga residente at mga bisita na nakibahagi sa Porky Porky Festival dito sa Liganes, Iloilo kagabi. 36 na litrong baboy ang inihanda ng Liganes LGU sa isinagawang Porky Porky Festival kahapon. Umaga pa lang, abala na ang mga residente sa pagluluto. At pagdating ng gabi, ipinarada na ang bida sa fiesta. Ibinenta ito sa halagang 250 pesos per kilo at bawat customer, half kilo lang ang maaaring bilhin. Ang kita diretso sa bawat barangay na naganda ng tig 2 litron. Ayon sa LGU, 300,000 pesos ang inilaan na pondo ng provincial government bilang tulong sa nasabing aktibidad. Sinigurado naman ng LGU na ligtas at dumaan sa masusing inspeksyon ang mga baboy bago nilitsyon ang mga ito. I-check na ako physically, no? Ang mga hogs nga pag-aihawon nga fit for slaughter and consumption git siya. Baboy din ang bida sa pinakaunang pork fest sa bayan ng Uton kagabi. 10 baboy ang kinatay para litsunin o lutuin sa iba't ibang putahe at ibinahagi sa mga bisita at residente ng libre. Pero first come first serve ito at ibinigay ng nakapak na upang masiguro na hindi magsisiksika ng mga tao at mampanatiling malinis ang pagkain. Marami man ang baboy daw, ay naiyasakit to. Ay, sakit ah. Tumala, gadi ko na kolbaan man. Oh. Ay man ah, gamaka kami pinimi baboy. Idinaos sa mga nasabing festival upang ipakita na ligtas kumain ng karne ng baboy sa kabila ng pagkakaroon ng kaso ng African Swine Fever sa lalawigan ng Iloilo. Matatandaang nakapagtala ng kaso ng ASF ang mga bayan ng Liganes at Uton. This court is in view of support our health reserves and meat vendor. Furthermore, this will help bring back the confidence in our local swine industry. Kasabay ng pagdiriwang ng Pork Fest at Porky Porky Festival, pinailawan din ang mga dekorasyong pampasko sa plaza sa bayan ng Liganes at Uton. Zen, sa ngayon may 7 bayan na sa probinsya ng Iloilo ang apektado ng African Swine Fever. Kaya naman inaasahan na magkakaroon din ng kahalintulad na aktibidad ang iba pang LGU upang maibangon ang swine industry na naapektuhan ng ASF. Zen? Maraming salamat, Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Pagkanta ng isang guro, kaduet ang kanyang estudyante sa Camarines Norte, pinusuan ng mga netizen. Si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Ay, inulan ng papuri at positibong reaksyon ng mga netizen ang video na ito kung saan makikita ang gurong si Aiza Bardon at 11 anyos na estudyante nito na si Carl Dicena ng Labo Camarines Norte habang kumakanta. Ayon kay Teacher Aiza, ang naturang video ay bahagi ng kanilang training kay Carl na nakatakdang lumaban sa isang singing competition ng panahong yun. Marami ang natuwa sa dalawa dahil maliban sa ganda ng kanilang boses, puno rin ng emosyon ang bawat linya ng awiting Nanay Ko, Tatay Ko. Hindi naman inaasahan ni Teacher Aiza na magva-viral sa social media ang naturang video. Hindi po, kasi ano, parang libangan ko na din yung dati, hindi naman gano'n nag-trending. Parang gusto ko lang i-share yung talent namin. Hindi ko na-expect na gano'n yung magiging reaction, lalo na po ng mga OFW. Ayon kay Carl, hilig niya talaga ang pagkanta. Ngunit aminado itong mahihiyain siya, kaya malaking tulong si Teacher Aiza para malabanan niya ang kanyang hiya. Maliban dito, nakaka-relate rin si Carl sa kanta dahil lumaki siyang walang kinikilalang biological father. Parang kinakantahan ko po yung nanay ko kasi po wala po yung tatay ko po, hindi po sinasabi sa akin na magulang ko po. Labis din ang pasasalamat ni Carl sa mga positibong reaksyon at komento ng publiko na mas nakadaragdag sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Nanay ko, tatay ko. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Paglalagay ng pontoon bridge na magkokonekta sa mga probinsya ng Batangas at Quezon natapos na. Kaligtasan ng mga residenteng tatawid sa floating bridge, tiniyak ng otoridad. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Abot tenga ang ngiti ng 61 anyos na si Mang Gerardo habang tumatawid sa pontoon bridge na nagdurugtong sa bayan ng San Juan sa Batangas at Sariaya, Quezon. Matapos kasi ang halos 4 na araw na pag-assemble ng Coast Guard Station Batangas ng mga pontoon, pinayagan na ng Coast Guard Batangas ang paggamit ng pansamantalang tulay. Ang grupong ito ni na Mang Gerardo ng mga tricycle driver mula sa bayan ng Sariaya ang mga unang dumaan sa pontoon bridge. Malaking mga kalamat at nagkaroon agad ng gartong madadanang. Yung kalakal po namin, pakaunti-kaunti na dadalpa pa yan. Ngayon, meron na tuloy na gaya, makakawin ng San Juan. Tiniyak naman ang Coast Guard na paiigtingin nila ang pagbabantay sa mga residente at estudyanteng tatawid sa tulay. Ninakantabay ng mga Philippine Coast Guard at saka Philippine Coast Guard Auxiliary dito para sa mag-monitor sa mga tatawid na mga kababayan natin. Ayon pa sa Coast Guard, papayagan ang sabay-sabay na pagtawid ng nasa 10 hanggang 20 mga residente sa Ponton Bridge. Ang 5 taong gulang na si Sofia, walang takot na tumawid kasama ang kanyang mga kapatid sa tulay. Mas gusto raw nila dito kaysa sumakay pa ng bangka. Mas okay po ito at mas mapapabilis po ang pagtawid. Kamusta naman ang feeling na tatawid ka dito sa bridge? Okay lang po. Hindi ka natatakot? Apo. Madali po para sa akin kasi po pagka yung pong tulad ng pagluluwas kami puntang Manila, hindi na po kami pipila. Bukas ang Ponton Bridge sa mga residente simula umaga hanggang alas 6 ng gabi. Paalala naman ng otoridad sa mga tumatawid na residente. Sa ngayon po ipangalagaan po natin. Ang pinakamaganda po niya ni huwag po maglalaro at lalo po huwag tatawid paglasing. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maagang Pamasko, handog ng kapulisan sa isang lola sa Talisay City sa lalawigan ng Cebu. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Besdak. Sinimulan na ng Talisay City Police sa lalawigan ng Cebu ang pag-iikot sa lungsod para sa kanilang caroling. But wait, hindi lang basta caroling dahil bit-bit nila ang pamaskong regalo para kay Lola Guillermo Labrador. Sa araw na iyon, ang 64 na taong gulang na si Lola Guillermo mula sa sityo Ilang-Ilang, Barangay Lagtang ang mapalad na beneficiary ng Christmas gift giving ng kapulisan. Si Lola Guillermo na mahigit 20 taon nang mananahi sa isang pabrika ay nakatira sa nasira niyang bahay sa kasagsagan ng bagyong Odette noong nakaraang taon.
Pero natigil siya sa trabaho nang magkasakit. Pareho ding nawala ng trabaho ang dalawa niyang mga anak. Sa kabila man ang iniinda nitong karamdaman, namamasukan pa rin si Lola Guillerma bilang kahira sa isang lotto outlet. Ang paghihirap at ang pagpupursige ni Lola Guillerma ay nakarating sa kapulisan ng Talisay City sa pamamagitan ng kapitbahay nito na si Janice Hoy. Makaibaw ko sa iyang kahimtang ba? Maloy ko niya. O na ako'y kuan bugasudan, anak ko siya hapitan. Sa tulong ng Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry at City Advisory Council, binigyan ng sewing machine si Lola bukod pa sa grocery items. Napaluha si Lola Guillerma sa kanyang natanggap. Dako kayo pa salamat. Sir, dagan kayo salamat, sir, ha? Dagan kayo salamat. Advance Merry Christmas, Pinaskuhan. Ayon sa hepe ng kapulisan, sisikapin nilang matulungan si Lola Guillerma para maipaayos ang sirang bahay nito. Bisan unsa pa ka lisod ang atong kahimtang maningkamot lang gita o atong nasuta karon nga daghan yun di ay ang mga naay malumong kasing-kasing trus ato ang mga sponsors. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Total firecracker ban mahigpit pa rin ipinapatupad sa Davao City. Mga otoridad na nanawagan sa mga negosyante ng paputok mula sa mga karatig na lugar na dadaan sa Davao City na kumuha muna ng kaukulang permit. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ilang linggo bago ang Pasko at bagong taon, muling nagpaalala sa publiko ang kapulisan at kasundaluhan ukol sa firecracker at pyrotechnics ban sa Davao City. 20 taon na itong higpit na ipinapatupad sa Davao City. Batay sa Davao City Ordinance Number 060-02 o Firecracker Ban na inilabas noong taong 2002. Ipinagbabawal ang pagpasok, paggamit at pagmanufacture ng kahit anong klase ng mga firecracker at pyrotechnics sa lungsod. Sa mga checkpoint ng entry at exit points ng lungsod, isa ito sa mahigpit na binabantayan ng mga otoridad. Layunin nito ang ligtas at mapayapang pagsalubong sa Pasko at bagong taon sa lungsod. Dito po sa Task Group Falcon under Task Force Davao, dito sa may Sirawan border checkpoint ng Davao, through city ordinance, sir, pinagbabawal na po dito, sir, sa pagpasok, sir, yung mga may dala ng paputok. Nire-remind ko, sir, yung mga papasok ng Davao City, lalo na ng mga galing sa Central Mindanao, na huwag na sila magdala ng paputok. Ayon sa Police Regional Office 11, may mga kalapit na bayan at lungsod na hindi nagpapatupad ng firecracker ban. Kaya ayon sa mga otoridad, maaaring magdala ng paputok ang mga hindi residente at negosyante sa Davao City na dadaan sa lungsod kung meron silang maipapakitang kaukulang permit na kailanganin kuhanin sa kapulisan ng lungsod. Sa datos ng Task Force Davao, 3 individual ang kanilang naharang sa Sarawan Checkpoint na may bit-bit na paputok na walang permit to transport sa Davao City noong nakaraang taon. So we will allow them to transport as long as that they have that necessary documents to travel that pyrotechnic materials in their destination. Ang mahuhuling lalabag sa ordinansa ng lungsod ay maaaring patawan ng multa mula 1,000 hanggang 6,000 pesos o pagkakulong mula 20 araw hanggang 6 na buwan. Kaya hinihikayat ng otoridad ang publiko sa lungsod na gumamit ng turotot bilang alternatibo sa pagsalubong sa darating na Pasko at bagong taon para iwas disgrasya. Mula sa GMA Regional TV, Juan Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. NCAA Season 98 Swimming Competition aarangkada na. Samantala, Game 1 ng NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament Finals sa linggo na. May detalye si Darrell Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Idinaos kahapon ng umaga ang opening ng Season 98 Swimming Competition ng National Collegiate Athletic Association o NCAA Season 98. Nagsama-sama ang 10 paaralan sa Teofilo Ildefonso Swimming Pool sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Sa isang simple ngunit makabuluhang seremonya kabilang ang NCAA Management Committee, ipinakilala ang mga magtutunggali sa 3 araw na kompetisyon. Nagbigay naman ng isang inspirational message ang isa sa mga tanyag na swimmer ng Pilipinas at 3-time Olympian swimmer na si Akiko Thompson Guevara. To continue, kasi masakit talaga. It's no joke. Sports is hard. We're always pushing ourselves to the limit. So that's my first message. Remember your origin story. Remember your why. Why you're here.
Matapos ang mensahe, pagpapasalamat at masayang entertainment number mula sa XOXO, idineklara na ang NCAA Season 98 Swimming Competition Chairman na si Manuel Castellano ang opisyal na pagbubukas ng swimming competition. I hereby declare NCAA Season 98 Swimming Competition officially open. Let the games begin! Masaya naman ang mga student-athletes sa pagbabalik nila sa face-to-face na kompetisyon pagkatapos ng mga higit 2 taong pahinga dahil sa pandemya. Gaganapin ang NCAA Season 98 Swimming Competition hanggang bukas. Samantala, tutukan naman ang bakbakan sa Game 1 ng NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament sa pagitan ng Binil Blazers at Letra Knights na isasagawa sa Araneta Coliseum sa Quezon City sa linggo, December 4. Magsisimula ang laro alas 3 ng hapon. Ang finals ay nakasimulcast naman sa GMA at GTV at sa live streaming ng GMA Sports PH at NCAA Philippines official Facebook page. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Daryl Marie Sarmiento, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang inaasahan na bagyo na magpapaulan sa bansa ngayong unang weekend ng Disyembre. Base sa wind forecast ng Metro Weather, sa loob ng 3 araw ay patuloy na iiral sa ilang bahagi ng Luzon ang hangin amihan. Sa ngayon, apektado ng shear line o pagsasalubong ng amihan at easterlies ang silangang bahagi ng Luzon ayon sa PAGASA. Dahil sa amihan, magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin sakop ng Ilocos Region, Batanes at Cagayan. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang panig ng Cagayan Valley Region, Southern Luzon, Visayas at mga isla ng Sulu base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang bahagi ng bansa. Umaga bukas, posible muli ang ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Southern Luzon at Visayas. Umaga ng Linggo, uulanin pa rin ang mga nasabing lugar maging ang ilang panig ng Mindanao. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa mas maraming bahagi ng bansa sa bandang hapon ngayong weekend. Ito ang inyong Regional TV News. Dinumog ng mga Dabawenyo ang Kapuso Fans Day ng main cast ng Kapuso Drama Romantic Series ng GMA na Startup PH sa Davao City. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Malakas na hiyawan at sigawan ang sumalubong sa Kapuso Stores sa Kapuso Fans Day sa Ayala Malls Abreeza Atrium sa Davao City kasama ang cast ng Startup PH. Unang nagpakilig si Jeric Gonzalez nang haranahin niya ang fans. All-out performance naman ang ipinakita ni Kapusong Yasmin Curdy. Hindi naman magkamayaw ang mga tao nang mag-perform na si Asia's multimedia star Alden Richards kung saan pinakilig niya on stage ang isang tagahanga. Dinumog naman ng fans nang bumaba papunta sa audience si Bea Alonzo. Sinabayan pa ng fans ang kanta niya. Bago nito, sa media conference, sinabi ni Alden na sa 12 taon niya sa show business, kontento na siya sa mga narating niya ngayon. More than the fulfillment, siguro I'm really contented with what I have. Sa likod ng tagumpay ng Startup PH, inamin ni Bea na naramdaman niya ang pressure sa kanyang pinakaunang serye sa Kapuso Network. Siyempre ako yung bago, so dapat ako yung makikisama na parang I'm the one na dapat mas mag-blend in ba. Nagbigay naman ang kanyang pananaw si Jeric nang tanungin tungkol sa isinusulong ngayon na pag-ban sa foreign series sa bansa. Masasabi ko po personally, ako kaya ako nanonood ng mga K-drama is na-inspire ako sa mga actors and sa story. Ibinahagi naman ni Yasmin ang kanya pang mga parating na proyekto sa Kapuso Network. Nakaka-excite siya kasi isa na naman po siyang advocacy. Pinasalamatan ng Startup PH cast ang mga Dabawenyo sa mainit na suporta sa kanilang programa. Siyempre gusto ko magpasalamat sa lahat ng Kapuso dito sa Davao for continuously supporting Startup PH, and sana hindi sila bumitaw sa panonood ng Startup gabi-gabi. Nagpapasalamat po kami sa lahat mga Kapuso natin na sumuporta po sa amin sa first mall show namin para sa Startup PH.
mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argyle Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang buwan nang nakalilipas matapos inlunsad ng Camarines Norte Police Provincial Office ang kompetisyon sa pagtatanim ng mga agricultural produce. Naging malaking suliranin ito sa Daet Municipal Police Station dahil wala silang lugar na pagtataniman. Ngunit hindi ito naging hadlang para hindi makagawa ng paraan ang kapulisan. Sa pamamagitan ng mga sako na nilagyan ng lupa, mga plastic bottle at container, dito itinanim ng mga pulis ang iba't ibang uri ng gulay. At dahil wala silang pwedeng paglagyan, kaya ang rooftop ng gusali ng kanilang police station ang nagsilbing hardin. Layunin ng aktibidad na ipakita ang kahalagahan ng pagtatanim para sa sapat na supply ng pagkain. Nais din ng kapulisan na maturuan ang publiko sa ganitong aktibidad, hindi lamang para sa kompetisyon, ngunit bilang tulong na rin sa araw-araw na buhay. Farmers and Fisher Folks Day sa Laurel, Batangas naging masaya at makulay. Mga alagang kambing nagpabonggahan sa pagrampa sa isang fashion show. Tunghayan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. May bumibida sa Laurel, Batangas. May gay din daw silang romampa. Ang mga kambing na dating nasa damuhan lang, agaw eksena ngayon bilang mga goatsyonista. Binihisan at pakitang gila sa runway. May nag-alaray na suot ang maliit niyang korona. Elegante sa black gown ng isang ito. May nag-tribal attire. Paandar sa Christmas outfit ang isang kambing. Crowd favorite sa kanyang dilaw na ball gown ng isang ito na may kasama pang fairy godmother. Parang ako ang kanyang fairy. O ganon. Di parang lamang pa rin ako kahit magkamukha kami dalawa. Kasi mas ano nga ako sa kanya, mas angat pa rin ako. At saka nag-e-enjoy kami dalawa. Bahagi ang Goatsyon Show ng Farmers and Fisher Folks Day ng Bayan. Ayon sa Laurel LGU, idinaos ang pagdiriwang para bigyang pagkilala ang mga magsasaka at mangingisda sa bayan. Nakakagalak na kinikilala kami bilang magsasaka na nung una eh, hindi pinapansin, minamaliit, gano'n. Ngayon nakaka-proud, nagkakaroon ng gartong okasyon. Tampok din ang higit 20 bahay kubo na dinisenyuhan ng iba't ibang agrikultural na produkto gaya ng gulay at prutas. Pagpapamalas daw ang aktibidad ng creativity ng mga residente. Kasi dyan po nagsisimula yung mga produkto namin bilang umangat ang aming ekonomiya dito po sa aming bayan, maipakilala namin sa hindi lang sa aming bayan at sa ibang bayan at sa buong Pilipinas. Aprobado ang selebrasyon ng Agriculture Office ng Batangas. Sa side ng agriculture, tama yan. Yan ang aming goal ngayon para mainganyo mga magsasaka na magtanim ng ayos at makisama sa ating mga programa. Kinilala rin ng lokal na pamahalaan ang mga natatanging magsasaka at mangingisda sa bayan. Tumanggap ng cash prize ang mga nagwagi sa selebrasyon. Nag-enjoy ka naman. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala mga kapuso, 23 days na lang, Pasko na. Mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.